Okay. So, ito yung topic natin, real love. At kinuha natin siya sa 1 Corinthians chapter 13. Yun yung tawag na sa 1 Corinthians chapter 13, yung love chapter. Eh. Ngayon pa man, meron dahilan si Paul kung bakit out of the blue, biglang inisipan na ipaliwanag ano yung love. Diba? Inisa-isa yan ni Paul at papag-aaralan natin yan. Ngayon pa man, ang unang tanong, what is real love? Ano ba yung tunay na pag-ibig ko, brother? Ano yung pakahulugan mo sa tunay na pag-ibig? Real love. Kasi maraming klaseng love eh. Kaso, alam naman natin, iba, hindi man totoo. Kapag-imbabaw, or you know, merong personal na agenda. Hindi na, nag-aagala ka. Gusto mo kasama. Okay. Ano pa? Ano yung tunay yung tapat na pag-ibig? Yung merong katapatan, merong pagiging totoo, ano pa? Aming real love. Ano ba yung mga sangkap ng tunay na pagmamahal o pag-ibig? Oo, oh, yan na natin. Yung real love talaga yun yung galing na pagmamahal mula sa Panginoon. Okay. Kasi yun yung agape love, unconditional na ngayon yung pagmamahal na pinakita ng Panginoon sa atin. Eh, even though hindi tayo kaibig-ibig, minahal pa rin na tayo. Okay. So, bukod doon, tama yun, ganyan pa man sa atin, ano? Of course, given na yun sa Panginoon, sa kasi ang love. So, everything na nanggaling sa Panginoon ay tunay. So, sa atin mismo, sa tao, paano natin maipaparamdam yung tunay na pagmamahal? Paano natin malalaman? Yung sa Lord kasi, siguradong-sigurado yun eh. Pero sa kapwa-tao, paano natin masasabi na totoo ito, totoo? Diba, itong love na ito, nararamdaman ko, ito, pakita yun sa akin. Yung ginagawa mo yung lahat. Okay. Pinagtitigla mo ng kape, or ano. Pinapauna mo sa Pilipina yung pagkain, or what? Nag-e-effort ka. Ay, may effort. Okay. Merong effort. Mag-ihirap pa muna bago makuha yung yan. Nag-ihirap ka. Hindi effortless ang tunay na pagmamahal kasi. Naglalaan ng oras. Yan, naglalaan ng oras. Ano pa? Tsaka yun, talagang ating nangaralan din na diba, sa relasyon ng mag-asawa, kailangan na inaalam mo patuloy kung ano yung mga bagay na gusto niya, mga bagay na mas lumalim, tulad communication. Yung knowing each other, ano? Yung mga likes and dislikes, no? Ngayon, kung pag nalaman mo na kung ayaw niya, yun ang gagawin mo. Ayaw niya maglaba. Ayaw niya maglaba, ikaw maglaba. Ayaw niya magluto, ikaw magluto. Yan. Marami pang ano, no, marami tayo pwedeng maisip kung ano ba yung tinatawag na tunay na love. Everyone is looking for love. But what does real love look like? How will we know when we've found it? Hindi natin ganun usapan to kasi mga pa na mag-Hearts Day. February. Yan. Kaya tinawag ko siya ng January para hindi isipin na kasi February kasi puro pagmamahal ng mga topic or what. January kasi mas maganda simulan yung buwan ng yung taon ng 2015 na tama yung pag-ibig na nalalaman natin sa pinapractice natin. That's why. Ginawa ko ng pinkish kanawa kasi may mga babaeng dadalo. Diba? Sa kanya, red naman kasi. Okay, so ang background ay pinkish. Okay, so ano ba talaga yung look, the look of love na tinatawag? Kung sakali man, paano mo nalaman na natagpuan mo na siya? Some think of being in love is an indescribable feeling that we fall in and out of. Diba? Pag in love, yung, ano ba't hindi malaman kung gagawin, no? Yung lipstick na ilagay sa mata, yung eyeliner nasa lips, nabaliktad. Natatarantan. Pag in love, nakukorny. Ayan. O, oh, diba? Itigyawat. Ayan. Sa ilog, makatulog. Itigyawat sa loob ng ilog. Ayan. 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 Diba? Ayan. Parang ice cream na natutunan sa ilalim ng araw. Diba? Ayan. Sa naiisip sa'yo. Nabasa natin sa history books yung mga pag-iabot. Yan. Ngayon pa man, para mas accurate yung pakahulugan natin, yung kaalaman natin patungkol sa love at paano siyang naipapakita o nakikita, syempre,
the Bible, in its timeless wisdom, gives us a more meaningful and enduring picture. Kasi pag tao kasi tinanong mo patungkol sa love, kadalasan talaga, kundi erotic love, kundi filial love, talagang napakababaw eh. No? Napakababaw. At meron tayong mga magiging example kung saan ginagamit ng tao yung word na love. Okay? Sabi nga ng isang kanta, what the world needs now is love, di ba? Okay? In common conversation, we use the word love to refer to a variety of things. Bagay mga example, tayo, saan ba natin kadalasan ginagamit yung word na love? Actually, laging nagagamit yung word na love. If we want to express something. Okay. Bigyan kayo ng example. For example, meron pa nagustuhan na hindi lang naman sa tao yan. Eh, okay. Bagay. Okay. O pangyayari. So, example, yung mga pang-araw-araw nating experience o naririnig. Saan ginagamit ng tao yung word na love? I love this day. Oh, di ba? I love this day. Ano pa? I love it. Kasi did. I day. Nalala ko tuloy noon nang nasa Cebu pa kami, yung kalendaryo namin, meron kaming heart na 7 taon na yun, ikot-ikot, nakatatak lang kung ilan yung date ng possible na sahod. Andun eh. Yung heart? Okay, I heart this day. Ano ba? Sa pang-araw-araw, paano ginagamit yung word na love? Okay, para magkaroon tayo ng idea, ito yung mga example. Okay, halimbawa, I love to play sungka. I like. Yeah. More than like. Yeah, more than like, super like. Diba? I love sungka. Diba? I love sungka. And of course, sungka at the same time. Diba? I love my computer. Diba? Pag hindi mo lang basta like, karang love mo siya katabi mo matulog. Kaya pag gising mo, computer ka agad Facebook. Love mo nga talaga yung computer mo. Ano ba? I love my wife and children. Yeah, of course. Okay? At minsan, I love danggit kong suka. Ayan. Di ba? Pag meron dala si Kuya Kit na danggit, talaga yung kakagulo lang sa lamesa eh. Oo, di ba? Love na love talaga ng lahat yung danggit eh. Di ba? So, yun yung mga example na maaaring everyday, meron tayong mga naririnig o tayo mismo nagagamit natin yung word na love sa maraming bagay, no? I love this company. Ah, di ba? Yung mga ganyan. I love my boss. Yeah, I love my boss. Parang kabalik ka rin. Kabalik ka rin eh. Kabalik ka rin. Oo nga eh. Minsan kabalik ka rin. Thank you, boss. Di ba? Yan. Yun nga lang, kapag masyadong gamit kasi siya, ang problema, when a word can mean so many different things, it may come to mean nothing at all. Bukang bibig na lang. Yan ang point natin actually. Kapag naging expression na lang siya, bukang bibig, nawawala na nasaysay. Yung kagandahan. Yung malalim no? Na. Di ba, katulad ng pangalan ng Panginoon, yung Jesus Christ. Di ba, napag-aaralan natin, di ba? Gagamit na lang sa kawalang kawalang. Yan. Samantalang sinabi nga sa 10 utos na huwag mong gagamitin ang name of the Lord in vain. Tapos kung gamitin ng tao yun eh, talagang kung ano sinabi ng Diyos, kabiligtaran ka naman ang yung ginawa. Laging ginagamit naman sa mga walang kapararapan. Diba? Parang ano rin kuya, yung salitang amen. Ayan, yung pang isa. Tama. Basta may maano lang, may response lang. Amen. Hindi naman talaga taos puso. Hindi naman fully naintindihan ni Jesus. Wala lang rin sa mga yung sinabi ni praise God. Ba't mo nababanggit? Ano ba yung nangyari? Ba't nababanggit? Ano, parang kahit na wala namang ano. Wala ka bagay-bagay. Misa inilabas lang yung nanggit eh. Amen! Pero misa, oh ayoy naman. Amen, pamira. Yes! Yes! Oh, buti pa yes na lang eh. Di ba? Ay, amen kasi napaka, ano ba tawag dito? Archaic yung word na yan eh. Ginagamit siya sa mga bagay na spiritual. Wala. Hindi ko saan ginagamit, di ba? Kasi yung tao kasi, iba na rin ngayon eh, yung mga tao. Expression. Yung expression siya, nakapatinanong mabati yung ginamit, hindi naman masagot ng tama. Di ba?
So ngayon, nakuha natin. Ano yung ibig natin sabihin? Kung paano yung pangalan ng Panginoon, hindi dapat ginagamit basta-basta. Hindi ba, last time, napag-aralan natin yan. Jesus Maria Joseph. Nung mga Katoliko pa tayo, Jesus Maria Joseph. No? Okay lang. Pero nung maging Kristiyano tayo, itinanggal na yung Mary sa Joseph. Jesus na lang, Jesus na lang. Hindi pa rin siya. Kasi pangalan pa rin ng Lord yun eh. No? Kahit ano pang justification ng gawin natin, still, nagagamit mo yung word sa walang kabagay-bagay. Kung tutusin, dapat yung pangalan ng Panginoon, binabanggit siya after ng prayer. Di ba? Nagpapalayas ka ng masamang espiritu. Pero kung nadulas ka lang, di ba, nainitan ka lang sa sabaw, ano yung relevance? Ano, bakit? Bakit mo ginamit yung word ng Lord? Yung pangalan ng Lord? Jesus Christ. Oo. Oh. Di ba, pag napasa, Jesus Christ! Para tayo yung alamas, si Jesus kasi may kasalanan. Mainit yung sabaw, napaso. Diyos ko naman. Diyos ko dahi. Buti pa yung pangalan niya nang nagluto. Diba? Kit-kat! Diba? Kung si Kuya nagluto, yung pangalan niya sabihin mo, wala, kasi siya nagluto nun. Diba? So, ngayon, nakuha natin yung ibig natin sabihin, maging sa word na love, kung saan-saan ginagamit kasi. Kaya, halimbawa, yung talagang I love you. Kapag naging bukang bibig na lang siya, wala na yung ano, wala nang dating eh. Iba yung kapag sinabi, I love you. Talagang naramdaman ng sinabihan mo. Hindi ba yung tipong, eto pa isa, siyempre sa text, sa chat, sa messaging, kadalasan ang nagiging pang-tuldok natin, I love you eh. No, hindi ko sinasabi masama yun. Kaya lang, hopefully, kapag ginamit natin siya bilang pang-wakas ng message natin, totoo. Hindi naging nakasanayan mo na lang. Kaya minsan pag pinundot mo, eto tapos na. O sige, ingat kayo dyan. Pag pinundot mo ng I, automatic na lalabas siya, I love you. Kasi nirecord mo na siya sa sistema eh. Di ba? Meron kasi may auto-complete, di ba? Sino ba that? So, hopefully, totoo. Hindi yung basta sinabi mo, I love you, and that's it. Di ba? Isa nga sa ito, mas gusto niya yung Tagalog. Mahal na mahal. Sige, ingat kayo dyan, ha? Mahal na mahal kita. Yan. Okay. So, the wisdom of the Bible is clear, however, in its definition of love. Writing to people afflicted by anger and conflict, the Apostle Paul said, yung 1 Corinthians kasi, mamaya papaliwanag natin, ano ba nangyayari sa simbahan yan? At for some reason, itong 1 Corinthians 13:1-3 ang mga sinabi ni Paul. Sabi ni Paul, sa mga kapatiran sa Corinto, though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbal. And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing. Imagine that. Yung mga binanggit niya, kung tutuusin, kung sa standard ng tao, kahit walang love, heroic na siya eh. Okay na, di ba? Heroic na eh. Basta't may nakinabang na doon. Sinunog mo yung katawan mo, namatay ka para sa bayan. Enough na siya. Naging bayani ka na, right? Pero kung wala pa lang love, bali wala. Tapos. O, di ba? Kasi nga, God is love eh. Yeah. Parang wala sa'yo. Of course. Pero of course, pag-usapan natin doon, love according sa definition ng Diyos. Okay? Na pinag-usapan dito. Hindi yung love na katulad sa, halimbawa, yung sikat na kanta ni Whitney Houston, di ba? Greatest love of all. The greatest love of all is inside me. No? Kumbaga yung dignity, yung pagmamahal ko sa sarili ko, yun ang greatest love of all. Yun ang lyrics ng kanta yun eh. But, of course, that's wrong. The greatest love of all is the love of God. Di ba? Maraming mga kanta kasi ginagamit yung word love, pero hindi tunay na love yung nag-uusapan na something else. Fleshly, worldly, na tinatawag na love. So, these timeless words were written to people who knew the importance of personal commitment and sacrifice. Walang masama kasi makikita natin, halimbawa, ang sabi dyan, meron kang gift of prophecy. Bago ka naman siguro magkaroon ng gift of prophecy, siguro naman hindi ka basta-basta prase ng Kristiyano. Right? Ano pa? Understand all mysteries and all knowledge. Ibig sabihin, mapag-aral.
may commitment doon. May commitment doon. Hindi sasabihin ni Paul na naiintindihan nila yung all miseries and all knowledge na wala siyang ginawa kundi manood lang ng, sa TFC or what. Nag-aaral itong mga pinag-usapan natin. Kasi alam niya lahat eh. Ang sabi diyan, meron siyang faith and through that faith, he could remove mountains. Ibig sabihin, seryoso itong taong to. Seryoso siya. At ang sabi diyan, mapagbigay naman yung tao, I bestow all my goods to feed the poor. Giver. Mapagbigay yung tao. At yung panghuli nga, kung tutuusin, napaka-heroic o pwede na siyang maging bayani ng isang bayan or what, give my body to be burned. So kung pag-uusapan natin, commitment and sacrifice, makikita natin lahat doon sa sinabi niya. No? Makikita natin sa mga binanggit ni Paul. Yung paman, kung wala nga yung love, no? Nag-fall short ka pa rin doon sa glory ng ating Panginoon. Kasi, tanong ko sa inyo, pwede bang ikaw, napakatalino mo sa Biblia, pero kulang ka sa pagmamahal? Pwede bang mangyari? Pwede. Pharisees. Mga Pharisees. They know the law. They are teachers of the law. And yan ang sinabi ng Panginoon, magbibigay kayo ng test niya, that's good. Nagtuturo kayo, that's good. Pero yung justice naman, ibigay niyo sa mga nangangailangan justice. Right? So, nasagot ko yung tanong, yes, hindi ko mo ikaw, mula cover to cover ng Biblia, kabisado mo, eh, that's enough. No? Feel ka na ng love. No, it's not. Marami tayong kilala mga religious leaders, kabisado ang Biblia. It seems. Pero yung pagmamahal, wala ka marinig sa bibig niya. Puros panunungayaw pa nga, di ba? Debate. Yeah, pakikipag-debate. Di ba? Ano pa dyan? Of course, yung faith. Actually, maraming ano kasi, eh, ang pinag-aralan natin ngayon yung loophole ng isang Kristiyano. Yung loophole na tinatawag. Kasi, maaari, meron tayong ginagawa na sang-ayon na lamang sa sarili natin standard na for you, that's enough. Basta ako faithful naman ako eh. Faithful ako sa paggawa nito, faithful ako sa paggawa nun. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Walang masama kung faithful ako sa paghatid sundo. Right? Pero you know, kung walang love yung ginagawa mo, still, that's nothing. No, that's nothing. So, isinulat ito ni Paul doon sa mga taong ganong klase ang commitment. Ganong klase ang pagsasikripisyo. Gayun pa man, makikita natin, no, that's not enough. Kaya nga sabi ang sabi ni Samuel kay King Saul, di ba? Ang sabi na, obedience is better than sacrifice. Sacrifice ka nga, sacrifice ng maraming bagay para sa gawain. Kung kulang naman, let's say, kulang ka sa love, wala rin halos nararating yun. No? Kasi pwede ka mag-sacrifice ng wala ka namang pakialam dun sa tao eh. Wala kang pakialam dun sa specific na pangailangan ng isang tao. Pwede mo kasing gawin yun eh. Yun ang dahilan kung bakit isinulat ni Paul itong chapter 13 ng 1 Corinthians. Kasi maaaring hindi sumagi sa isip natin, bakit nga pala out of the blue, biglang ito ang pinasok ni Paul. Bakit sa chapter 13 ng Corinthians, biglang love ang pinag-uusapan? Hindi isusulat ni Paul yung patungkol sa love sa chapter 13 ng 1 Corinthians kung wala siyang kinalaman dun sa mga kausap niya. Meron kasing sitwasyon dun sa church. Okay? Yung 1 Corinthians, yung mga kapatiran sa Corinto, hindi natin sinasabing evil sila mga kapatid. Hindi. Marami sa kanila, nagsasakripisyo para sa simbahan. Marami sa kanila committed din naman. Pero meron kasing nakita si Paul. They are lacking love. At hindi yung love na sang-ayon sa personal nilang description or pagkakahulugan, kundi yung love sang-ayon sa Lord. No? Sang-ayon sa Panginoon. That's why. Pag nagbabasa nga pala tayo ng Biblia, halimbawa sinabi sa Biblia, itigil nyo na yung ginagawa niyong kalokohan or itigil nyo na ang panunungayaw. Ibig sabihin, yung mga kausap niya kasi mayroong panunungayaw na ginagawa. Itigil ang pagsisinungaling. Ibig sabihin kasi mayroong nagsisinungaling. Ganun din naman, kaya sinasabi ni Paul to, kasi nga mayroong pagkukulang sa kanila. Kasi di ba tayo pag binasa natin yan, gusto natin yung love chapter kasi. Kaya pag February 14, kapag Hearts Day, ito ang sikat. Right? Right? Pero kailangan malaman natin why
Bakit nga pala sinabi ni Paul ito? Hindi lamang natin pinag-uusapan yung konteksto, pinag-uusapan din natin yung why. Kaya nga, di ba sa Bible study, sa pag-aaral ng Biblia, yung when, where, what, why, when, how, inaalam natin isa-isa bukod sa specs. Alam niyo na yung specs, di ba? Alam niyo yung specs? Some other teaching, saan ko ba yun? ano yun? Una, S? Sins to avoid. P? Promises to claim. Promises to claim. E? Examples to follow. C? Commands to obey. Yan. At panghuli, S? Some other teachings. Kasama doon, yung mga W at yung H. When, where, why, how, and what. At dito, kapag binasa natin ng Biblia, maging itong pinag-aaralan natin, why? Bakit nga pala? Sino ang who? Si Paul at yung mga kapatiran sa Korinto, mga Corinthians. Diba? Ang when, kung kailan man siya naisulat. Yung where, sinulat ni Paul para sa mga taga-Corinthians. Yung what at yung why. At yung how, syempre, mahalaga yun. Paano ba inilahad ni Paul ito sa kanila? Dahil ba Hearts Day nung panahon na yun? Hearts Day siguro nung panahon na yan, kaya sinulat ni Paul yung patungkol sa love. No, it's not. Kaso yung kasi nakita ni Paul na kulang. Mayroong pagkukulang sa mga kapatiran. So, malaking simbahan, ang simbahan ng mga taga-Korinto, yung nga lang, malaki kasi ang kinalaman nung mismong kinalalagay ng simbahan. Ang Corinthian Church, wala sila sa Israel. Kasi sa pangalan pa lamang, Corinth. Ang Corinth, nandun sa saan? Sa Asia Minor. Kung hindi sa Greece, sa Asia Minor, ibig sabihin, nasa pagan country, yung Corinthians. At hindi lamang yon, yung kasing simbahan ng Corinto, nasa kalagitnasan ng trade, ng kalakalan. Kumbaga, to make the story short, para siyang nasa Manila. Nasa sentro. Lahat ng bagay nandun. Nandun yung church. Yes, kinakikitaan sila ng commitment. Yes, marunong sila mag-sacrifice for the Lord. Kaso nga, because dun sa kanilang kinalalagyan, sa mismong kulturang pinanggalingan nila, kasi maraming reason eh, yung pinanggalingan ng kultura. Kasi mga pagans to, karamihan sa kanila, mga Gentiles na naging Christians. So, one way or the other, meron pa rin silang dala sa kanilang nakaraan. Tapos yung mismong pagpapasalukuyan lang kinalalagyan. Yung kultura, yung pagpapasalukuyan, and so on and so forth. Yun ang kinalalagyan nila. Okay? Napakasekular. Ngayon, ang naging danger kasi sa mga kapatiran natin sa Korinto, yung tinatawag na the tragedy of lost sight. Pag pinapili ka, mabingi ka or babulag, anong pipiliin mo? Mas okay sa akin na mabingi na lang siguro. Mabingi na lang, kaysa yung mawalan ka ng paningin. Yeah. Mahirap yan eh. Of course. Ano pag pinapili ka, mapipi ka or mabulag? Mabulag. Kasi pag napipi ka, yung sa pag-sisiyem mo lang. Of course, okay. At napaka-minority ang pumipili niyan. Marami pa rin pipili. Di ba rin yung mapipi? Kasi nga naman, marami kang hindi magagawa pag bulad. No? Kung meron mong pipili na mabulad na lang kaysa mapipi, napaka-minimal lang nun. Napaka-minimal. Kasi pag wala kang paningin, parang kang nakakulong or parang kang mahirap eh. Kasi yung kung ikaw naman ay nakikita mo ba? Of course, kung mataas ang spirituality mo, i-consider mo yun. Ano ba, according sa Biblia, ano ba yung mata? Siya yung ano siya? Window. Siya yung durungawan ng kaluluwa. No? Ibig sabihin, ganun kahirap yung mawala ng paningin. Ganun kahirap. Kasi nasa dilim ka eh. No? Kaya, kalimitan, pag pinapili, pilay or bulag, magpipiliin na, magpapapili na lang. No? And so on and so forth. And so on and so forth. Kasi sinabi rin po yan, yung parang pinakahilaw ng katawan. Eh. Sinabi rin sa Biblia yan. Kung malabo yung mata, madirim lang ang buong ng katawan. Sabi eh. Kung malinaw ang yung mata, maliwanagan ang buong ng katawan. Yeah. Sabi sa Biblia yan. Yeah. Durungawa siya ng kaluluwa, at the same time, siya yung pinakailaw. No? Kaya hindi ganun kadali eh. No? Hindi ganun kadali. So, nakakalagaan ang sense. Yung sight. Yung sight. Kasi yung sight kasi ang marami ka pang yun ang magtuturo sa'yo sa pupunta. Marami ka pang magagawa.
basta kahit wala kang sense of smell or touch or hearing. Kasi ba't sa nakikita mo eh. Meron ka pa rin nalalaman mo pa rin. Kumbaga. Yan. Kasi sa binig na nga, wala kang nakikita. Eh, ang ingay-ingay. Ah, nakapasalita ka nga, wala kang nakikita. Oo. Okay. Anyway, hindi lahat ng tao pumipili nung sense of sight, pero karamihan yun ang pipiliin. Okay, karamihan. Kung artist siguro, kaso kung artist ka, paano ka magpipaint? Kung wala ka rin ano, paningin, di ba? Wala ka nakikita ng pipiliin. Halimbawa, kunyari, kunyari, painter ka, papipiliin ka, maputo lang ng dalawat kamay mo o ano or mabubulot ka. Ang hirap ng choice. Bulot ka, pero may kamay ka nga, hindi ka, paano ka magpipaint? Siguro, ibahin mo na lang yun. Ano naman paan nagpipaint na paagam? Hindi, bulat kasi, it's the same thing. Hindi, pag bulat nung wala kamay. Diba? Ayan. So, ang istorya ng mga kapatid sa Corinto is the tragedy of lost sight. No? Na, hindi naman sa sila, literally, nabulat talaga. Kaya lang yung focus ka sa nila, unti-unti, napapaling, nababaling siya. Okay? Kung hindi man nababaling, yung pagtingin nila sa isang bagay, medyo palinghado. Di ba? Nagiging palinghado. At once in a while, nangyayari rin sa atin yan. Na di ba, ano ba sa mag-asawa, especially sa mga lalaki, bigay-bigay flowers, o labo naman, padala ka naman, padala ng remittance. Isang araw yung asawa mo, may reklamo pa rin. No, love mo ba ako talaga? Tapos sasagot mo, eh, pinapadala ko nga lahat ng sahod ko, tanatang ba ako, love kita, or what? Minsan, ang sa lalaki, enough na yung napapadala ka monthly, pero sa babae, it's not just, hindi lang yun. No? Hindi lang yun. Meron something else, kaya minsan nagtatanong pa sila eh. Right? Dalasan nga, ang sagot pa natin, mali eh. Okay, lima na nga yung binigay ko siya, anak, tinatanong ba kung mahal kita or what? Ibig sabihin, di ba, meron something missing sa atin eh. Kung bakit minsan ganun din tayo, ganun din yung pagkakahulugan natin eh. Yung description natin ng love. Sa pagpapadala ka monthly, saka inanakan mo naman siya ng lima or what? Love na yun! Pero kung totoo siya, hindi rin eh. Diba? Hindi rin eh. Diba? Kasi may mga nag-aasawa ng lima eh. Diba, lima asawa niya, tatlo. Lahat inanakan niya. Ibig sabihin, love niya lahat yun, sabay-sabay. I mean, you know? May pagkukulang pa rin. So, example lang yung dito sa pag-usapan natin, the tragedy of lost sight. Napakahirap nung nagkakamali ka na ng panghinuha, ng pagkakaunawa dun sa mismong mga nakikita mo. At yun yung unti-unti nangyayari sa mga kapatid sa Corinto. At iisa-isahin natin yan. The Corinthian readers of Paul's letter understood the value of faith, knowledge, spiritual gifts, strong leaders, and inspiring messages. Kung titignan mo sila, strong church talaga ang Corinthian church. Okay lang. Okay sila. Marami ang problema. Oh, marami sila. Mega church sila. Strong leaders. Ayan. Pinagpala, materially, no? Inspiring messages. Yan. Yan yung simbahan na yan, mga kapatid. But, in the process of trying to look after their own interests, the Christ followers in Corinth lost sight of the goal of their faith and knowledge. Bakit merong faith? Bakit ba merong knowledge? Bakit merong spiritual gifts? Bakit merong strong leaders? Bakit merong inspiring messages? They are not the end. No, they are just means to an end. Ang itinuturo ni Paul, mga kapatid, yes, no, marami na kayong alam. Alam niyo na yung faith. Alam niyo na yung spiritual gifts. Meron na kayong strong leaders and inspiring messages. Pero hindi yan ang wakas ng lahat. Hindi na kayo titigil dyan. Hindi. They lost sight of the goal of their faith and knowledge. They forgot that it is possible to study the scriptures and yet miss the heart and mind of God. Dito sa pag-aaral natin ito, one way or the other, tatamaan tayo mga kapatid. No? At dapat lang, kung mayroong dapat tamaan sa atin, tamaan tayo. Kasi, again, nakikita natin dito ngayon, nasa simula pa lamang tayo, hindi ko mo marami kang alam, that's it. Hindi ko mo meron kang spiritual gift, that's it. Hindi ko mo strong ang leadership mo, that's it. Hindi ko mo inspiring ang message mo, that's it. Hindi ko mo napaka-faithful mo, that's it. No. Kasi maging tayo, maaaring nakakita tayo ng ganyan klase ng Kristiyano. Bakit kaya ganun siya?
I mean, meron sa, yun na lang sana kulang sa kanya eh. No? Alam mo ba, ang simbahan, GCC man o anumang simbahan, okay na sana, right? Kaya lang, alimbawa, umuwi ka sa Pilipinas, ang isa sa mga napapansin natin sa Pilipinas, di ba? Pagtapos sa service, ano nang gagawin? Uwian na, di ba? Uwian na. Ako, sinabi ko kay Missy, sabi ko, alam mo, mahal, ang dami nating kapatiran dito, teenager pa lamang tayo, nasa youth pa lamang tayo, at ito na tayo ngayon, hindi pa natin talaga sila kilala. Hindi tayo magkakilala. Actually, nakakalungkot yung ganun. Sa mukha mo lang sila kilala eh. No? Pero pag nagkasalubong kayo, it's time na kinakailangan niyang ipakilala ka. Hindi kanya kayo ipakilala, hindi kanya kilala by name man lang. Pero yung mukha niya, hanggang mukha na lang. Nagtandaan na, hindi magkakilala. That's not enough. Ang point ko, hindi ko magkasama ko sa church for 20 years. That's it. Hindi. There must be more to that. And definitely, merong nangyari, merong pagmamahal na namamagitan sa inyo. At hindi ko masasabing meron kayong love sa isa't isa kung yung pangalan ninyo hindi nyo alam. Di ba, tragedy yun na tinatawag sa church. That is a tragedy. 20 years magkasama, 10 years, 3 years, sabi natin 2 years, tapos yung pangalan hindi alam. Tapos sasabihin mo, mahal ko kayo mga kapatid. Kayo po ba mahal nyo ako, brother? Ano pong pangalan ko? Brother? Hindi enough yun. Hindi enough na ang tawag mo sa kayo, brother. Brother naman. Di ba? Right? Ano mo pa nga? Malinaw yung gusto kong sabihin, mga kapatid. It's not enough. Maaari, we are missing something. Ibig sabihin ko, may namumuong relasyon. Yeah. Bilang nga magkakapatid sa isang pananampalataya talaga. At yung relasyon, saan ba siya nasisimula? Of course, sa love. Nagsisimula yun kasi nagmamahalan kayo eh, magkakapatid kayo. From that love, then the relationship will grow. Iiba naman kasi baliktad. No, relationship muna, tapos saka na yung love. Or hindi, dapat ang una love eh. No? Una love. Para matibay. Yan. Kaya naman sinabi sa Biblia, no, we love Him because He first loved us. Nung mahalin tayo ng Diyos, then the relationship began. Ganun din sa atin, mga kapatid. No? Ganun din sa atin. So, in their desire for fulfillment, ang mga kapatid ito sa Korinto, they had forgotten what they needed most. Masyado silang nagpaka... Hindi ko sinasabi masama ito, ah. Pero masyado silang nag-focus, kunyari, sa music. Nagpakadulubhasa sa piano, nagpakadulubhasa sa violin, no? Pati na yung dahon, master na niya, no? Nagagawa niyang magpatugtog, dahon ng gamit. Wala masama naman sana doon. Kaso nga, kung napakadalubhasa mo na sa mga musical instruments, and yet, yung mga kapatiran, yung mismo kasama mo sa simbahan, niwala kayong ganung klase na relasyon. Yung klase na relasyon yung nahanap ng Panginoon, what's the use nung yung pagiging dalubhasa sa music? Right? What's the use of that? Para kung nasa student canteen or ikbulaga, basta mahusay ka tapos hindi mo kilala yung mga nanonood sa'yo or what? Wala kayong relasyon ever. Nanonood siya, nape-perform ka, and that's it. Yun ang relasyon ng dalawa. At ganun mismo ang sitwasyon sa simbahang ito. Maganda na sana eh. Napakaganda, napakatayog ng nanang pangarap sa simbahang ito. Kasi yung pinakamahalaga sa lahat, yun ang nakakalimutan nila. Okay? Yun ang nakakalimutan nila. Kaya napakaganda na sinabi niya, no? They forgot that it is possible to study the scriptures and yet miss the heart and mind of God. Amen. Amen. Example nga natin, di ba, yung mga tagapagturo na walang ginawa kundi manungayaw. God is love. So, lahat ng lumalabas sa bibig ng Diyos, love. Paano nangyayari na siya kapag siya nag-preach? Kung nag-preach niya, puro panungayaw ang ginagawa niya sa kapwa niya, right? Hindi lamang yung gumagamit ng harsh words. So, na-miss niya yung point. Marami siyang alam sa Word of God, pero actually, he missed the point kung bakit siya nag-aral in the first place. At kung para saan yung nalalaman niya. And that is love, of course. To say, to show love, to express love. Ang lahat ng bagay na ito. Ngayon, pag-uusapan natin ngayon, bakit napansin ni Paul itong simbahan ng Korinto, samantalang kung tutuusin, kumbaga,
katulad sa panahon natin ngayon, okay na yung simbahan na yan. Almost a perfect. Oh, di ba? Siguro mag-focus tayo sa isa, okay na itong simbahan na ito eh. Kasi nga strong sila dun sa mga points na binanggit natin kanina, siguro magsimula, dito na muna tayo mag-focus sa malit na ito. Pero sila, for some reason, antas ng simbahan nila, sila pa rin ang pinagpukusan Paul. No? So, para malalo natin malaman, ano ba yung problema ng simbahan ng Korinto, Paul dealt with a variety of problems in his first letter to this promising yet troubled church. Ang sabi nila, image is everything. Actually, sa advertising yun kasi yun eh. Image is everything. Kahit nagbebenta ka lang ng toyo, no? Nagbebenta ka lang ng chinelas, ano gagawin? Babaeng magandang maganda, nakasakay sa kabayo, pero chinelas naman yung pinag-uusapan doon, chinelas. Right? Nagbebenta ka ng toyo, no? Gamitin mo si Piolo. Tapos minsan nga sa picture pa, wala namang kinalaman yung toyo eh. Basta na kung gulugol ang buhok at mukhang baliw, makaka-relate ka pa. Kaso, di ba? May toyo siya. May kinalaman. Ako, personal, ako, nasa advertising ako, pero to be honest with you, marami akong nakikita mga advertisement, walang kinalaman talaga dun sa produkto. Ano ba, what's this? Tumatakbong babae sa ilang, hanggang sa matapos na lang siya, di ba, yung pala tissue. Kaya pala tumatakbo. Kaya nga eh, nakita ko yung commercial na yun, sabi ko, bayaran mo yung commercial na ito. I mean, unlike yung araw nung una kasi, nung unang panahon, talagang meron siyang relasyon eh. Yung produkto sa lahat-lahat ng image. Ngayon kasi hindi na eh. Doon sa advertising part yun. At hindi lamang doon, sa maraming bagay, ganun din. Titignan mo na siyang napaka-formal. Meron pang salamin. Naka-blazer pa. Ang gandang tingnan, kumbaga yung image niya. Kumbaga, napakaganda, napakaganda. Pero pag nagsalita na, yan na. Yung bibig, yung lumalabas, puro karumihan. Di ba? Halimbawa, with due respect, maraming taong ganyan eh. Pag tinignan mo, napaka-formal yung taong to, hindi makabasa pinggan. Lumapit na sa langit sa bagsak lahat ang pinggan. Nasira ang ginuha mo. Maraming ganyan eh. Di ba? Maraming ganyan yung image lang siya, hanggang image lang. Hanggang panlabas. Pero pag binuksan mo na yung dibdib, yung puso at isip, ayan na. Makikita mo, hanggang labas lang pala ito. Kala mo kung sinong napaka-demure or what. Yung pala pag nagsalita, eh, napaka-rumay na mga lumalabas at big. Ganun din kasi yung simbahan ng Korinto. Pag tinignan mo ang imahe nila, perfect church. Perfect. Mararaguyo kang dumalo. Kasi in many points, mataas yung antas nila. Pero kay Paul, sa Diyos, no, they're not. At yun mismo ang tinumbo ni Paul. Kasi yung pang pinakamahalaga, yun ang namimiss nila. Ngayon, ano ba yung trouble? Ano ba yung mga problema sa simbahang ito? Una, division in the family of God. Chapter 1 to 3. Di ba meron siya ng division na kakampihan? Kay Apollos ako. Kay Paul ako. Look at that. Number 1, ang problema nila, division. Titignan mong solid, pero within the ranks, within their hearts, meron siyang division. Kaya nga hindi uubra yung unity and diversity eh, sa doktrina. Especially kung doktrina yung nag-uusapan natin. Kasi hindi talaga unity kung in the first place, ang doktrina ninyo magkahiwalay, magkaiba. Anong masang unity yun? Kalokohan yun, kaakaw noong pa, noong unang panahon pa lang, no, hindi pwede. Ang tunay na unity, ito ang doktrina mo, ito ang doktrina ko, pareho tayo, then we are united. Yun ang pinakamahalaga kasi, doktrine. Mula sa doktrina, dun manggagaling lahat ng gagawin nyo sa panlabas. Ngayon kung kayo, united lang kayo sa mga ginagawa nyo panlabas, pero hindi kayo united sa mga sa pinakamahalaga, which is yung doktrina, yung napag-usapan natin, yung belief, then it's not unity at all. That's fake. Ang tawag dun, ampaw. Mukhang solid. Pag ginunan mo, wala naman palang laman. Okay? Ayan. Pero it seems maraming Kristiyano, yan ang ginagawa nila. Okay lang yan. Ano man doktrina mo, si Judas, ginasamba mo. Anyway, walang problema dun, basta't magkaisa tayo. No? That's wrong. Hindi ganun ang Diyos, mga kapatid. Light is light, dark is dark. Ang taon, gray ang ginagawa. Lumilikha ng maraming gray. At dito, kung titignan mo sila, okay, kung wala kang wisdom, wala kang discernment, kala mo light, kala mo white, di ba?
kala mo black sila, kala mo solid kung anong kulay nila. Pero sa mata ni Paul, sa mata ng Panginoon, kitang-kita, no, they're gray. Ang una, because of this, meron silang division. Mga kapatid, ang division, nasisimula siya sa belief. Kung paano ka, kung paano mong nauunawaan yung salita ng Panginoon, doon nasisimula ang lahat. Kung paano mong naiintindihan ang Biblia, doon muna nasisimula ang unity. Yung magkaisa tayo sa isang programa, madali lang yan eh. Magkaisa tayo magbuhas basketball, ano? Madali lang gawin yun. Magkaisa tayo pumunta ng Red Sands, madaling gawin yun. Pero ang pinakamahirap sa lahat, magkaisa tayo na kung ano ang taong belief, ano yung belief na inilala ng Biblia, pare-pareho kayo yun din ang belief ninyo. Yun ang pinakamahirap sa lahat, pero yun ang pinakaimportante. Hindi po pwede na, okay lang yan, sige na, hiyaan mo lang, siguro after 100 years, maging kaisa na rin natin sila sa Philip sa bayan nito. Hindi pwede yung ganun. No? Hindi pwede yung ganun. Kasi paano kayo magagamit na magkasama ng Lord? Kung magkaiba kayo ng belief, hindi kayo magagamit ng sabay. Maghiwalay kayo. At nasa ngayon na unity doon, nandun ang division siyempre. Okay? Number one lang yon. Ano pa yung problema ng promising yet troubled church na ito ng Corinth? Pride and spiritual arrogance. Nagpapataasan ng ere sa loob ng simbahan. Andyan yung ang feeling niya, mas mataas ang faith niya. Okay? Ang feeling niya, mas marami siyang ginagawa sa simbahan. Andyan yung ang feeling niya, ako ang pinakamatagal dito. Hindi pa kayo yung pinapanganak. Andito na ako sa simbahan ito. Yan, mga ganyan. Okay? Tapos, nire-review mo ako, itatama mo ako, samantalang papunta ka pa lang eh. Diba? Ayan. Ayan, diba? Hindi mo ba yung ganyan sa simbahan, mga kapatid? Yan, yung pride sa spiritual arrogance. Kasama din sa spiritual arrogance, yung lahat na lang, halimbawa, okay, fine, mataas ang pananampalataya mo sa isang bagay, pero kung bago siya, tratuhin mo siya na parang bata. Baby pa kasi sa faith eh. Hindi pumapasok yung huwag mo siya ilagay sa klase ng faith na meron ko ngayon. Pero I'm not saying na ipang-justify mo yun, bago pa ako, 20 years pa lang ako, ikaw 20 years ka na eh, 21 ka na eh. So, hindi mo rin pwede ipang-justify yun kung ikaw yung ano ha. Kasi alam ng Panginoon kung talagang ikaw bata pa sa faith o hindi na. Iba kasi ipang-justify lang nila eh. Ibang matigas na kasi ang ulo. No? Sinabi ng bawal mag-lottery. Kapatid naman, huwag mo akong bawalan mag-lottery. Yung faith ko nga kasi hanggang dito pa lang. Ikaw nandyan ka na eh. Kaya kaya mo nang huwag mag-lottery. Hindi mo pwedeng gawin yun. Sinong lolokohin mo, siyempre. Okay? Naging madali ba yun? Gumagawa lang ng analogy yung madaling intindihan, okay? Yan. Ano pa? Sexual promiscuity. Andyan yung flirting sa simbahan ito, mga kapatid. No? May asawa kang tao. Kung makipag-usap sa kanya, kasi kanya parang girlfriend mo or what. Mas mahaba yung time mo makipag-usap sa kanya kaysa sa asawa mo, sa mga anak mo. Hindi lang yun, pagkausap mo siya, ang sweet mo. Pag yung asawa mo, kausap mo, ano naman? Pag siya tumatawag, oh, bakit? Anong kailangan mo? Ah, talaga? Ay, 1,000 beses niya kinukwento, ha? Ano nangyari? Kunya-kunya niya kayo, hindi mo alam kasi gusto mo siya kausap. Pag yung asawa mo, ano naman? Siguro, alam ko na yan. Binanggit mo na sa akin nun na! Okay? Ano pa? Ito pang isa. Nasa chapter 5 yun. Sa chapter 6, lawsuit between believers. Pag binati yung chapter 6, talagang sinaway sila ni Paul. Kasi ang eksena dyan, yung mga kapatiran, meron silang something against each other to the point hindi sila magkaisa, nagdemandahan mga kapatid. Diyan mismo sa chapter 6, ang sabi ni Paul, mga kapatid, hindi na kayo nahiya. Kayo magkakapatid, nagdemandahan kayo, ngayon sino ang judge? Ang believer. Mga believers, i-judge ng unbeliever, hindi na kayo kinilabutan, mga kapatid. Nakakahiya, di ba? Nakakahiya. Gagawa ko ng example, sa mga local churches, may problema ako kunyari kay Chris. Ang gagawin ko, ikukwento ko siya ng mga kaibigan ko, ikukwento ko siya ng mga unbelievers, right? O, di ba, brother mo ito? Ba't hindi mo siya kinukumusta? Ah, naku, mayroong something itong dalawang ito or what? Right? Nakakaya sa mga unbelievers, sabihin natin mo, sasama ba tayo sa church na yan?
Eh sila sila ng mga magbabrother, magsisisters, eh magkakaaway sila doon. Ano yung mga kapatid? Ako personally, kaya ako, I believe dun sa tinatawag na confrontation. Kasi sa confrontation, hayag lahat, hayag. Walang itago. Ayaw ko nung mga pag-aaway o nung misunderstanding na tahimik. Ayaw ko nung ganun na itinatago. That's not good. You know why? Kasi one way or the other, malalaman yun eh. Ang atang tendency pa, makakaalam yung mga bagay na walang kinalaman. Yung merong kinalaman, siya ang walang alam. Yung bang tipong galit para sa'yo, hindi sa'yo sinasabi, sa kanya sinasabi. Akala mo man, hindi makakarating sa kanya yung sinasabi mo rito. Makakarating at makakarating yan. At mas malaking gulo yun. No? Mas malaking gulo yan. Nung Sunday studies rin nga namin, bawa ako, minsan nagkakabiruan, tapos parang, ano, kaya nga, hindi rin maganda yung, ano, lalo na sa bilang mga kapatid. Sabi ko, kung ano ba, may dumating yung time na parang nagkatampuhan, kayang dalawang mag-uusap, i-approach mo siya, kumbaga, magkabilang pa, eh, kuya, parang nasakta naman ako dun sa ano. Mas maganda po, di ba? Open. Magkakapatid nga tayo. Eh. Magkakapatid eh, di ba? Kasi yun nga, madaling sabihin eh. Di ba? Kapatid ang Kristiyano. Di ba? Napay, tayo isang katawan sa harap ng may kapal. Ano ba yung mga lyrics nun? Kaya't kung may tampuhan man, di ba? Tayo magkaisa. Kaya tapusin na, limutin na, tayo magkaisa. Masarap kantahin yan kung talagang nakikita natin, ginagawa na lahat yung part nila para magkaroon ng pagkakaisa. Pero kung hanggang kanta lang, nakakalungkot kasi. Ano yung mga example natin? Lord, I give you my heart, I give you my soul. Hold. Ang ganda-ganda pa ng pagkakakanta. Samantang lang, hindi mo naman nakikita sa kanya yung ganung klase ng commitment. Sinasabi mo sa Panginoon na, I give you my heart and my soul. Eh yung time mo nga, hindi mo maibigay eh. Baguhin natin yung lyrics, Lord, I give you my time. Siguro para sa'yo, yung time ilagay mo, kasi hindi wala kang time sa Lord eh. Paano kung ibibigay yung heart and soul mo sa Kanya in the first place? Kaya sabi nga natin, kahit mayroong kumakanta, mayroong someone na kumakanta dyan, at yung kinakanta niya hindi dapat sa Kanya, hindi ba nakaka-uyam, di ba? Pshhh! Di ba? Kaya maraming tao nagagano tuloy, pshhh! Wala ka na mayroong pakalam. Oo, di ba? Hindi ko pakalam or what? Right? Kasi hindi dapat sa kanya yung kinakanta niya eh. Let's make it up po. Yung mga kinakanta natin sa Lord, dapat talaga sa atin, mga kapatid. Okay? Hindi lang yan. Ano ba ang problema ng simbahan ng Korinto? Troubled marriages. Nakakahiwala yan yung mga magkakapatid. Ngayon, nakikita niyo yung mga problema ng simbahan nito, di ba? Na kapag tinignan mo sila sa malayuan, solid. Ang ganda-ganda. Pero pag nag-zoom in ka, ito ang makikita mo sa kanila. Nakikita ko naman sila magkasama sa simbahan. Ayan. Okay naman. Pero, ayan. Ang tanong, anong nangyayari sa doon ng pamahay? Ayan. Nakakalungkot mga kapatid. Ano ba yung pamilyaan siya? Basic. The basic or the first unit ng lipunan, the right? Community. Na? Kung yung pamilya ang sira, sira ang community. Ngayon sa simbahan, kung ganyan din ang sitwasyon, hindi maganda. Yan yung mga bagay, especially, hindi dapat pinapalampas ng mga leaders. Ngayon tayo, alam po, nag-iingat tayo pag-usapan yan kasi ayaw nating panghimasukan yung buhay na may buhay. Pero kung tutuusin, biblically, especially sa ating mga leaders, responsable tayo mga kapatid. No? Maaaring meron tayong namimiss. Maaaring masyado tayong maingat. Pero responsibility natin yan. Kasi si Paul, kasi hindi niya pinakailaman, kundi pinasok niya para maayos. Okay? Sa atin dapat ganun din. Alam po, hindi madali ito, pero dapat ginagawa siya. Pag meron tayo napansin, oh, mukhang ano yata, binalibagan mo na naman ng pinggan si, ano, sister. Alam naman yan, hindi naman itatago eh. Kapag ang mag-asawa, mayroong di pagkakaunawaan, halata-halata naman eh. Lalo na sa simbahan, halata-halata. Right? Halata-halata siya. At ito nga, nakita ni Paul, mayroong problema ang mga mag-asawa sa simbahan ito. Ano pa? Abuse of spiritual liberty. Kaya nga sinabi ni Paul, yes, binigay tayo ng liberty ng Lord. Pero hindi liberty para gumawa ng kalokohan or what?
No? Kumbaga, akala kasi natin, akala, at sabi nga ni Paul, di ba, akala niyo ba, nung palayain ka siya sa kanikala ng kasalanan, kasi libre na kayong gawin para lahat ng gusto niyong gawin. Diba, hindi. Matapos kayong tanggalin sa kanikala ng kasalanan, sa libutan, yun naman kanikala ni Jesus ang ikinabit sa inyo. So, you're not free at all. Pero ito yung klase ng not free, no? Pero, magagawa mo lahat ng mga bagay basta nakakalulhati sa Panginoon. Kumbaga sinasabi doon, nung nakatanikala tayo sa kasalanan, we are not free na gawin yung mga kalooban ng Diyos. Kasi nga, kasalanan yung nakatanikala sa iyo. Eh. Nung tanikala naman ng Panginoon na nakabit sa atin, we are not free naman sa paggawa ng kasalanan. Yun ang ibig sabihin nun. Kasi iba naman kasi hindi. No? Parang kung nagkaroon sila ng leeway o passes to do something bad, you know, spiritually, I'm strong naman eh. So, you know, sige, no. Safe na naman ako eh. Well, safe na naman ako eh. Masip, always safe naman, di ba, brother? hindi ganun. May 1 John 1:9 naman, di ba, brother? He's faithful in just to forgive us kapag humingi naman tayo ng tawad. Kaya, sige lang! Pag nagkakasala tayo, hingi lang ng tawad. Ba? Hindi ganun ang sabihin ng Biblia. No? The more you sin, grace abounds. Yeah, di ba? Pagka, di ba? Hindi ganun. Hindi ganun ang sabihin ng Panginoon. Lagi mong nasasabi na hindi tayo tinawag ng kinuha ng Panginoon mula sa dilim para gawin yung mga bagay na gusto natin. Kung gawin yung mga bagay na nais. Yeah, freedom! So, gagawin mo lahat ng palakawang gusto mong gawin? That's wrong. Doon pa nga iniligtas ng Panginoon, nasa maging Kristiyano kayo ng pinagagawa mo naman. Or what? So, and of course, abuse of the Lord's table. Ngayon, just the Lord's table, chapter 11, yan yung lagi natin binabasa kapag meron tayong Lord's Supper, right? Pero may nabuli. Yan. Ngayon, maalala ninyo, many months ago, ginawa ko siyang message. Di ba sinabi doon, itinuro kasi ni Paul eh, ano ba yung tamang pagtanggap? Ano ba yung tamang pagtanggap ng bread ng Panginoon? Ano ba yung tamang ugali or attitude dapat meron sa Lord's table? Okay, alam natin Lord's Table na ginagawa natin pag Friday or sa Pilipinas, sa ibang bansa, Sunday. Okay? Meron na tinapay, merong juice, at nagtetek tayo nun, di ba? May yung biblical na Lord's Supper, mga kapatid, as in million meal. Halimbawa, lunch time or dinner time, yun actually. Talagang as in, kapag nag-break na ng bread, dinner yun. Kain ito, kain noon. Pero tayo kasi natapos lang tayo sa tinapay, saka yung juice, and that's it eh. Okay? Kasi sinimplify natin actually. Pero nung panahon nila, talagang as in, katulad sa ano, sa upper room, nung gabi, right? Nung gabi na siya binitray, di ba, biniiyak niya yung tinapay, tapos uminom sila. Kumakain sila noon, dinner yun. Supper yun. No, supper yun. Kompletong meal yun yung ginawa nila. Ngayon, yun din yung eksaktong issue diyan sa chapter 11. May mga kapatiran, ang tatakaw. Hindi naghihintayan. Wala pa, hindi pa kumpleto ang lahat. Kumakain sila. No? Kumakain sila dapat kasi merong tamang panimulain. Pag kumpleto na lahat, then i-break natin ng bread, then we will eat sa presence ng Lord. Na habang ginagawa natin to, inaalala natin yung nangyari sa upper room, at habang inaalala natin yung nangyari sa upper room, masabi ng Lord, don't remember me. Diba? Yung aking mga ginawa, gagawin pa para sa inyo. Yun yun. Ibig sabihin, feast. Pagdiriwang yung ginagawa mo ninyo, habang na yung feast na yun, ang reason kung bakit kayo mayroong piyesta or pagdiriwang, dahil doon sa mga ginawa, gagawin ng Panginoon sa buhay. Ito mga kapatid na ito, hindi pa kumpleto, kumakain na. Yun ang ibig sabihin ng chapter 11 na yan. Ng Corinthians. Kaya nga sinabi doon, kaya nga yung iba, ano, mga adoraw, nagkasakit. Iba naman nangamatay na. No? Yung mga nangamatay. Ibig sabihin, merong parusa kasing ginagawa ang Panginoon. No? Merong parusa ginagawa ang Panginoon. Kapag, kasi, alam naman natin, dalawa lang yung ordinance na iniwan ng Lord. Ano yung isa? Water baptism. Huwag mong babastusin yan, huwag mong tatalikdan yan. At pangalawa, Lord's Supper, huwag mong tatalikdan yan, huwag mong babastusin yan. Kasi merong kaakibat na parusa diyan, actually. At yun ang nangyayari sa kanila, marami nakakasakit. At yung iba ano raw, to pass away or what? Namatay na. Hindi natin alam kung ano yung kapamaraanan, pero sinabi ni Paul yun, laman nitong chapter 11. Kasi
gagamitin ko yung term, binabastos nila o pinapawalang halaga yung espiritu, yung essence ng Lord's table na tinatawag. Okay? So, isa yan sa problema ng Christian Church. Maraming kapatiran, hindi makapaghintay, kain ka agad kahit hindi pa kumpleto. Di ba? Hindi pa sila kumpleto. And, misuse of spiritual gifts. Ang laman naman yan, of course, speaking in tongues. Itong mga magagaling mga kapatiran sa Korinto, ginawang fad. Ginawang fad yung speaking in tongues. Nang nag-speaking in tongues sila, nang hindi tama, hindi naman talaga kaloob ng Holy Spirit o hindi bunsod ng Holy Spirit. Nakita lang niyang nagtatangs yung isa, ginaya na rin. Kumbaga sa panahon natin ngayon, stammering, stammering. Oh, sige, practicing mo yan, brother. Sige, practicing mo yan para masanay ka. Later on, magiging speaking in tongues na yan. Kalokohan yan, wala sa Biblia yun. At yun ay tinuturo ng maraming simbahan ngayon. No? Kaya ba sabi ni Paul, ang totoong speaking in tongues, una, bunsod ng Holy Spirit. Pangalawa, dapat may merong magpapahayag or mag-i-interpret. Kasi isang spirito lang ang kumikilo sa inyo, ikaw ang magsasalita ng isang wika, ng isang banyaga, at yung banyagang kasama niyo sa simbahan, siya ang mag-i-interpret yung sinabi mo. Kasi language niya yun. Diyan ngayon pumasok yung issue ng speaking in tongues. At yung chapter 12 and 14 yan, dapat laging naririnig. At kapag binasa ng mga nag-i-speaking in tongues na yun, dapat isa puso nila at yung katotohanan, makuha nila. Kasi alam din nila yan eh. And yet, kapag nag-speaking in tongues sila, una, hindi naman nag-exist yung tongues na yung language na ginagamit nila. Halimbawa, Silas Paraporanda Parahamsa, brother, kanina po nag-speaking in tongues ka, anong bansa po ba nang galing niya sa salita ninyo? Wala! Di ba na daw? Yun, meron pa yun eh. Meron pa yun eh sa Africa. Right? Meron pa yun, pero... Ano yan ang klaseng bansa nang galing niya? Anong language yan? Parang sa ano eh. Bruce Almighty. Yeah, kasi, nangyari kasi yun sa chapter 2 ng Acts kasi mas maraming mga tao at iba-ibang... Multi-ethnic kasi mga nandun eh. Ba't kasi ng lahi? Nagulat sila, bakit itong mga Hudyo yeah. na to, alam yung salita natin. Yeah. Yun. Ang tunay na speaking in tongues, ang isbihin yung speaking other people's language. Nung magsalita yung isang kapatid ng ibang lingwahe, lingwahe ng Arabo yung sinabi niya. Kaya yung Arabo ang nag-interpret. Hindi yung walang, hindi nakalista man lang mula sa unang panahon hanggang ngayon, hindi nakalista man lang. Saan bang lingwahe? Nagkaroon ito sinabi ng pastor na ito, kapatid na ito? Wala. Ngayon, mayroong palusot doon. Yun daw ang salita ng mga anghel. Kalukuhan pa rin. Kalukuhan. Kaya nga sabi ni Paul, kung mag-i-speaking in tongues ka, at wala na mag-i-interpret, manahimik ka na lang. Kaya na, medyo mabas ang akin para mag-ibig. Ayan, diba? So, yun yung mismong issue ng spiritual gifts, misuse ng spiritual gifts na binabanggit dyan. At yun ang ginagawa ng mga kapatiran sa Korinto. Ano? Nag-i-speaking in tongues lahat, kalokohan na yung ginagawa. Hindi totoong speaking in tongues. Okay? Iba kasi, akala nila kapag nag-speaking in tongues, yan panahon na yan, ha? Corinthian Church na nag-usapan natin. Akala nila kasi, pag nag-speaking in tongues sila, of a higher level of faith. Diba? Higher level, itong kapatid na ito, ang taas ng tingin sa'yo kasi nag-speaking in tongues ka na. Ano? Yan sa mga lupungin. Yan sa mga lupungin. Talaga yan. Yeah, sa mga GIL, yan yan. Kasama nila yung sa... Parang ano ba? Parang ano na kailangan na yun. Ayan. Requirement. Maraming kapatiran nasa Canada na, nung mapunta sa isang church, dumarating sa isang church mga nag-speaking in tongues, nung hindi sila nag-speaking in tongues, kino-question sila. Kasi speaking in tongues daw, sign ng pagiging tunay na ligtas. Na kapag hindi ka nag-speaking in tongues, hindi ka talaga ligtas. Saan mo mababasa sa Biblia yon? Ano ba sinabi sa John 3:16? Whosoever believes in Him shall not perish, but will have eternal life, right? Hindi sinabi, whosoever believes in Him and speaks in tongues will have eternal life. Wala! Walang prerequisite. Ang kinakailangan mo na lamang, mag-believe. Hindi yung marami pang kailangan mangyari pa bago ka maligtas. At yun ang paniniwala na maraming simbahan. At nababasa rin nila itong pinag-aaralan natin, mga kapatid. Pero, yun yung sinasabi sa aklat ng Titus yata yun. Sabi doon,
alam nila yung word pero walang power sa kanila yung mga alalaman nila, no? Meron silang ano yung pagiging godly pero yun yung tunay na godliness, walang epekto sa buhay nila. Okay? Anyway, hindi pa tapos ang Panginoon sa lahat. Hopefully, dumating ang time, maintindihan nila itong mga bagay na ito. At panghuli, chapter 15, neglect of doctrinal basics. Dumarating naman ang time, ang layo-layo na pinag-aaralan. Napakalayo na, layo-layo na. No? Higher level na, ngayon yung mga basics na nakakalimutan. Halimbawa, prayer. May mga simbahan, mga kapatiran, dare-darecho. Kain ka agad, kain. Hindi mo lang pe-pray. Basic muna, prayer. Diba? Bago kumain, manalangin. Bago mag-aral, manalangin. Kasi dapat nga, nagsisimula sa prayer, natatapos sa prayer, diba? Mga basics, you know, yung mga basics. Ano pa? Halimbawa, faith. Ang tagal mo ng Kristiyano, no? 20 years, 25 years, may kumatok lang na malakas sa pinto, takot ka na. Asan na yung basic, yung faith? Right? Asan na ang faith doon? I mean, ridiculous for me, that is ridiculous. Hindi naman sa kulang ako sa faith, kaso nakakatakot naman talaga eh. Hindi kulang nga sa faith! Ano sinabi sa Bible, hindi tayo binigyan ng Diyos ang spirito ng karuwagan, di ba? Kundi spirito ng kapangyarihan, ng tapang. Tapos sabihin mo, faithful pa ka naman, kaya lang madali kang matakot. Hindi kasi na nag-uugma, mga kapatid. Didiretsuhin ko kayo. Hindi kasi lapat eh, na sinasabi mo, may faith ka naman, kaya lang sadyang matatakotin ka lang kasi. Hindi ugma yun. Kinokontradict mo yung sinasabi mo. Hindi pwede. Sinabi ba ni Jesus Christ na ganun? Mga anak, malakas na kayo. Binigay ko na sa kanyo yung kalakasan ng Espiritu. Ngayon pa man, mahina pa rin kayo dahil hindi ganun ang Lord eh. Pag sinabi siya, absolute. Kung black, black. Kung white, white. Kaso nga nakakanong ba't maraming Kristiyano, kinokontradict nila ang sarili nila. No, kinokontradict nila ang sarili nila. At yan din na nangyayari sa mga kapatid na ito. So, panghuli, Paul's readers needed to understand that there was more to following Christ than the pursuit of knowledge, pursuit of wisdom, and pursuit of power. No? There's more to that. Yung iba kasi, hindi ba ginagawang, actually, maraming simbahan, political yun eh. Actually, with due respect sa maraming mga simbahan around the world, maraming simbahan talaga, political na sila. Una, kapag ang simbahan, mahalaga na siya para sa mga politiko, naging parte na siya ng political machinery ng isang politiko, political church na yan. Ang example ng political church, of course, Iglesia ni Cristo. Yung black voting na tinatawag, pinapakialaman yung free will ng mga tao kung sino iboboto, kung sino sinabi na ng leader, political church yan. Maraming mga born again churches, ganun na rin. El Shaddai. El Shaddai. Okay? At marami pang iba na masakit pag binanggit mo yung mga pangalan kasi halos kapareho natin sila, kaisa natin sila. And yet, they are like that. No? They are like that. Hindi lang power, wisdom and knowledge. Kung power man, of course, yung kapangyarihan na galing sa Panginoon. Akala kasi nila, kapag politiko ka na, mas meron ka ng say sa lipunan or what. Magagawa mo na yung gusto ipagawa ng Lord kapag ano, nahalal ka na sa posisyon. Kalokohan yun. Saan sinabi sa Biblia yung ganun? Naalala ko rin yung sinabi mo. Nandun ka na sa mataas na paglilingkod eh. Tapos pupunta ka doon sa paglilingkod sa tao. Ipinagawa mo yung ego. Kasi yun ang naging thinking ng mga tao nowadays, mga Kristiyano. Iboto natin ang kapatid na ito. Kapag ibinoto natin siya, kapag siya nailuklok, maisusulong ang gawain ng Panginoon. Hindi kailangan ng Diyos ang politika para maisulong ang kaharian niya. Because His kingdom is not of this earth. It is spiritual. Spiritual, pero yun ang pinipilit ng maraming mga Kristiyano nowadays, pues hindi tayo gagaya sa kanila. Magalit na yung mga magagalit, magalit na lang sila, okay lang yun. Huwag lang ang Diyos, mga kapatid. Anyway, ang sinabi ni Peter ba yun, ni Paul, no, we are not pleasers of men. We rather please God than men. Right? Ganun din tayo. Madisplease na sila, basta't napiplease natin ang ating Panginoon. All of their eloquent arguments, right doctrine, expressions of faith, and sacrificial giving would actually drive others away
if they didn't rediscover the real meaning of love. Yun yung mga simbahan na panglabas, napakaganda, papasok ka ngayon. Pagpasok mo sa loob at nakita mo yung mga katotohanan meron nangyayari sa mga kapatiran, lalabas ka rin later on. Akala ko nung napakaganda ng simbahan ito. I'm not looking for a perfect church. Kaso nung makita kong napakaganda ng imahe nila, sumali ako sa kanila, pero pagpasok ko sa loob, I mean, look at that. No, nakakahiwala yung mga kapatiran, nagdiremandahan, and so on and so forth, lalabas at lalabas ang isang kapatid. With a series of contrasts in 13:1-3, Paul showed what really happens when our actions, even good actions, are not done with love. Hindi lang tayo nagpapakita ng kabutihan, kundi dapat nagpapakita tayo, nagpaparamdam ng tunay na pagmamahal. Yun ang point. Kasi it's so easy. It's so easy to do something for someone, pero hindi easy to love that someone actually. Ano ba yung kasabihan? You can give without loving, but you cannot love without giving. Madaling magbigay. Samantalang yung binibigyan mo, hindi mo naman talaga mahal, right? It's so easy. Pero mas mahirap na mahalin mo na siya saka ka magbibigay sa kanya. So, yung pag-ibig mo na inuuna, then you will do things for that person. At yun ang na-miss ng mga kapatid ng ito. So, next time, mga kapatid, sayang maraming wala. Pag-aralan natin, marks of real love. So, ngayon nalaman natin kung ano yung kulang sa simbahang ito ng Corinto. Pag-aralan natin, ano ba talaga yung klase ng love ng nanak ng Lord? Kasi maaaring yung pagkukulang ng Corinthian Church, pagkukulang din natin ngayon. Kaya natin nag-aaralan ito.